Ito ang 2023 Ford Ranger Wildtrak 2.0 liter bi-turbo 4x4 automatic. Mas kulado at super astig ang next-gen Ford Wildtrak ngayon. Isang matapang na bagong disenyo, mas malawak na tindig, redesign ng cabin with more technology, comfort, and functionality with more premium materials. Marami rin itong storage. At bukod dyan, ay mas pinarami ang color options. Unahin na po natin itong dinedemo ko. Ito po ang Lux Yellow. Isa ito sa bagong color ng Wildtrak. At ito po ay exclusive lang po sa Wildtrak variants. Next ay ang Sedona Orange. Ito ay bago rin po sa color ng Ranger. Of course, hindi mawawala ang Absolute Black, Aluminum Metallic, Meteor Gray, at ang Snowflake White Pearl. Ito ay exclusive lang din po sa Wildtrak. At sa lahat ng color ng Wildtrak, ito lang po ang nag-iisa na may additional 15,000 kung ito po ang color na pipiliin natin. Ang next-gen Wildtrak ay equipped po ng rain sensing wipers, kaya automatic po ito nagagana once na-detect niya na may ulan po. At pwede rin po natin ito i-on and off sa settings. At dahil mas malapad at malaki ang next-gen Wildtrak, kaya naman binago ang design ng hood for aerodynamic. Nang sa ganun ay maging mas stable ang takbo ng Wildtrak kahit sa pinakamabilis na takbo nito. Natupad na ang matagal nang nire-request para sa Wildtrak ng mga Ford lovers katulad ko. Mayroon na po itong 360 degree camera. Kaya naman makikita na mayroon po itong camera sa front grille, sa mga side mirrors, at sa tailgate po. Sino ba naman ang hindi ma-attract sa bagong front grille ng Ford Wildtrak? Mas pinalapad at mas kulado ang dating tulad sa F-150. Napakalakas naman ang dating ng signature C-clamp LED daytime running lamps. Pagdating naman sa headlamps, ito ay naka-matrix LED headlights with adaptive front lighting system, adaptive glare-free, and auto-on-off functions. At dahil dito, mas feel na natin ang mag-drive sa gabi. Added safety rin po ito para sa atin dahil bukod sa sobrang liwanag nito at focus sa daan, ay kitang-kita po talaga ito ng mga makakasalubong natin. Plus, samahan pa ng LED fog lamps, pangdagdag liwanag mapadaan man tayo sa mahamog at abutan man tayo ng malakas na bagyo sa daan. Ang next-gen Wildtrak 4x4 ay mayroong 4i front sensor. Bukod sa nakakatulong ito sa pagpapark natin kasama ng 360 degree camera, ay isa rin po ito sa nakakatulong sa pagbigay ng warning ng safety features na post-collision braking and pre-collision assist with forward collision warning. Kaya naman safe na safe po tayo gamit ang Wildtrak 4x4 na ito dahil nakakapagbigay ito ng audible and visual warning sa driver once na mayroong risk of collision. At dahil equipped po ito ng autonomous emergency braking, kaya naman automatic ito na magbibigay ng kailangan na preno upang makaiwas sa pagkabangga. Once na-detect nito na hindi kumikilos ang driver o hindi sapat ang bilis sa pagpreno. At kung sakali naman po na may nakabangga sa Wildtrak natin at hindi po tayo agad nakapag-react dahil nabigla tayo, ay kusa po itong magbibigay ng katamtamang preno upang makaiwas ang Wildtrak sa posibleng malubhang banggaan pagkatapos ng unang bangga. Ang next-gen Wildtrak 4x4 ay equipped ng auto-fold side mirrors. Napaka-convenient po nito sa atin bilang driver dahil automatic ito na nagpo-fold once na nilock natin ang lahat ng doors. At mag-unfold once na in-unlock natin ang lahat ng doors. Ang Wildtrak 4x4 ay mayroon ding dual recovery hooks na magagamit upang ma-recover ang Wildtrak once na stuck or na-trap. Pag-usapan naman po natin ang under the hood. May napansin po ba kayo? Yes, tama po kayo, wala na po itong hydraulic hood lip strut. Yan ay dahil sa dami po ng high technology na ipinasok dito sa Wildtrak ay ibinawas na po ito sa posibleng maging maintenance natin katagalan. Since bihira lang naman po natin ito magamit. Pagdating naman po sa engine, ito ay equipped ng 2.0 liter bi-turbo inline 4-cylinder turbo diesel. Ang displacement nito ay 1,996 cc. Mayroon itong max
power na 210 PS at 3,750 RPM. Ang maximum torque naman ito ay 500 Nm at 1,750 to 2,000 RPM. Ito ay 4x4 drivetrain at ang transmission nito ay 10-speed automatic. Maganda pa rin ang acceleration nito, mas accurate at mas mabilis pa rin ang pagpapalit ng gear. Kaya naman tipid po ito sa fuel consumption. Pagdating naman po sa maintenance ay tuwing 1 year or 10,000 kilometers, whichever comes first lang po tayo magpapa-PMS. Saan ka pa? Tipid na sa pera, tipid na sa oras, at tipid pa sa effort. 3 years po ang warranty ng Valtrak. Pero dahil bagong labas ito, kaya may pa-promo ang Ford ngayon para sa mga customers na mag-a-avail ngayong buwan. At ang promo ay instead na 3 years, ito ay magiging 5 years warranty. At ang 1 year emergency road assistance ay magiging 3 years. Wow, the best ang deal na yan. Patunay lang yan na napakalaki ng tiwala ng Ford sa Valtrak para ibigay ang promo na yan. Pag-usapan naman po natin ang suspension ng Valtrak 4x4. Ito ay naka front and rear ventilated discs na. Kaya naman mas lalong gumanda ang performance nito dahil ang braking effect ay instant o maaaring huminto sa loob lamang ng maiksing distansya. Hindi basta-basta madadamage at kahit idaan sa baha ay maayos pa rin ang performance ng brake dahil walang nakastock na tubig kaya hindi ito dudulas lang. Upgraded rin ng 50mm ang wheelbase at ang width nito. Ang Valtrak 4x4 ay naka-electronic rear locking differential na po. Kaya naman very convenient po ito sa atin. Ang spare tire naman ng Valtrak ay naka-steel rim para naman magaan lang dalhin ng Valtrak since ginagamit lang naman ito for emergencies. Bagong design ng alloy wheels na parang hawig sa alloy wheels ng FX4 Max. Pagdating naman sa size, ito ay 18-inch. Then ang tires nito ay 255/65R18. At dahil mayroon itong fender flares, kaya kahit papano kampante tayo na hindi basta-basta madadamage ang body ng Valtrak natin. Mapadaan man tayo sa off-road. Plus samahan pa na may mudguards kaya less talsik na ng putik sa katawan ng Valtrak. At talaga namang safe na safe ang pagpasok natin sa loob ng Valtrak gamit ang bagong design, mas pinatibay at mas pinaangas na sidestep ng Valtrak. Dagdag forma naman ang bagong design ng fender garnish na mayroon pang bi-turbo accent kaya naman dito palang malalaman mo na bi-turbo ang engine ng Valtrak na to. Mas pinalapad naman at mas pinalaki ang bagong side mirrors at mayroon pa itong power folding, power adjustable with side turn indicators. Plus, mayroon pa itong paddle lamps na nakakapagbigay liwanag pagpapasok po tayo sa loob ng Valtrak. At dito naman ay makikita natin ang yellow color na nagbiblink once na nag-warning na ang blind spot information system. Ang door handles ay naka-body color na at ito ay equipped ng intelligent access with push button start. Dahil dito ay pwedeng i-unlock ang door ng Valtrak at i-start ang engine kahit nasa bulsa or nasa bag lang po natin ang key fob. Kaya naman napaka-convenient po nito sa atin. So ganyan po kalayo si Juicer. Halos parang mga 2 meters po ata yan. Yan. Kaya pa pong mabuksan. Yan. Ngayon po, ilalak po niya. Yan. Then, na-atras po siya ng isa. Pagdating po dyan, try po natin. Hindi na po natin ito mabubuksan. Ayan. Wala na. So, pag mga ganyang distance po, hindi na po mabubuksan yung pinto. To start the engine, press po natin ito. Kasabay po niyan ay ito pong brake. Twice po nating pipindutin yung button. Ang fuel tank natin ay nasa left side pa rin po. Tulad ng dati ay ipipress lang po ito kung naka-unlock po ang ating doors. Ang fuel cap ay may nakalagay po na diesel accent para naman ma-remind ang mga gasoline boy na diesel po yung dapat ilagay dito. To close ay isasara lang din po natin ito at ipipress. Then pag lock po natin ang mga pinto ay maglalock na rin po ito. Stylish and unique ang bagong design ng rear sports bar. Mas lalo pa ito naging magandang tignan at rugged dahil ibinase rin dito ang bagong design ng roof rails. I-check naman po natin ang tailgate ng Valtrak. Dito sa upper left side ng tailgate makikita ang 4x4 emblem.
Dito naman po sa upper right, makikita ang new font Wildtrak emblem. At dito naman po sa lower part ng tailgate, makikita ang Ranger accent na naka-engrave. Sa gitna naman ng tailgate ay kitang-kita ang mas pinalaki at binagong design na Ford emblem. Sino ba naman ang hindi mapapansin ang new look, unique at super attractive na LED tail lights? Dagdag liwanag din dito ang third brake light na nakaposisyon dito sa upper center ng tailgate. At dito naman po sa gilid ng tail lamps, makikita ang blind spot radar. Ang next gen Wildtrak ay nilagyan na rin po ng rear back steps. Nang sa ganun ay madali na lang po sa atin ang umakyat at bumaba dito sa likod. Ang next gen Wildtrak ay mayroong new bed liner design with functional divider locators. Tinaasan din ang load box with by 52mm load box access cups. At mayroon din itong 12 volts and 230 volts sockets na magagamit naman para sa mga power tools at appliances kung sakali mang mag-outing or may tatrabahuin po tayo sa labas. Equipped din po ito ng inner tie downs para naman matatali natin dito yung mga gamit upang hindi magpagulong-gulong dito sa load box. At magaan pa rin po buksan ang ating tailgate dahil mayroon pa rin itong tailgate lift assist. Bukod pa dyan ay mayroon din po itong work surface kaya pwede nating gamitin sa mga job site. Tara at check naman po natin ang interior. Ito po ang door panel ng driver side. Mayroon itong speaker, cup and bottle holders. Napaka-unique at premium tignan ang bagong door handle design. New design and very comfortable armrest. At kung sakali man po na nagda-drive na tayo at nakalimutan natin ilock ang lahat ng doors, ay automatic po ito maglalock dahil equipped po ito ng auto lock and unlock. At ito ay naka-power door locks na rin po. Napaka-premium naman tignan ng power windows and power side mirrors buttons. Ito po ang buttons para sa power fold and unfold ng ating side mirrors. Ito po para sa second row windows lock para sa safety ng mga bata po ito. Ito naman po ang buttons kung i-adjust naman po natin ang left and right na side mirrors. At ito naman po ang switch para sa lahat ng door windows. Ito naman po ang buttons para po sa power door lock. Malakas, malinis at masarap pakinggan sa tainga ang 6 na speakers ng ating Wildtrak. Pagdating naman po sa seats, ito ay naka 8-way power adjust driver seat. Madali namang linisan dahil ito ay naka leather seats na. Plus ito ay naka body contoured. Kaya naman swak na swak sa katawan natin. And of course, hindi rin mawawala ang Wildtrak accent. Ito simple lang pero isa to sa nagustuhan ko dito. Dito po sa harap ng driver sa bandang left, mayroon po tayo ditong pwedeng pindutin. Yan. At lalabas po ang cup holder. Para po kasi sa akin, mas komportable at mas mabilis po makakainom yung driver kapag nandito po banda sa side na to. Pagdating naman po sa headlamps, ito po ang ating switch. At ito naman po ang buttons para po sa ating cluster brightness. Ito naman po ang door panel ng passenger side. Yan. Mayroon din itong speaker, bottle holders, cup holders, armrest and power windows button. Natutuwa talaga ako sa door handle na to kasi wala na siya dito sa side na to. Kaya mas malinis tignan at madali rin buksan. Ito naman po ang seats dito banda sa may passenger side. Naka 4-way manual adjust po ito. Ito naman po yung glove box natin. Malaki po yung space nito kaya marami po tayo ditong mailalagay. And of course, kung mayroon po sa driver side, ay nilagyan rin po sa passenger side para naman hindi magtampo yung katabi natin. Kaan naman ni drive dahil naka-electric power assisted steering po ito. Swak sa kamay at masarap hawakan dahil naka-leather wrap with contrast stitching with thumbs wells. At with piano black accent pa ha. Ito po ang button para sa adaptive cruise control. Ito po para sa speed limit. Ito naman po sa increase and decrease para sa kilometers per hour.
Ito naman po ang button kung ika-cancel ang adaptive. Ito naman, button for adaptive cruise control gap setting. Ito naman para sa lane centering. Ito po para sa volume. And of course, ito naman po ang button para sa voice command. Dito naman po sa right side, ito naman po ang mga buttons para po sa ating instrument cluster. At ito naman po ang para sa hands-free phone. Mas pinalaki at mas pinalawak naman ang size ng digital instrument cluster dahil ito po ay 8-inch na. Kaya naman madali nating makikita anuman ang signal dito. Ito po ang stock natin para sa signal lights at dito naman po sa bandang right side ang stock para po sa wipers. Stylish and unique ang bagong design ng aircon vents na bumagay sa premium look ng interior. I-check naman natin ang center console armrest. Malapad at napaka-komportableng ipahinga ang arms dito. Malapad din ang loob. Maraming pwedeng ilagay at mayroon itong 12-volt socket. Mas pinalaki at modern look ang drive mode settings. Then dito naman, ito po ang terrain management system button. Dito naman po ang parking sensor on and off button. At ito naman po ang traction control on and off button. Ang next gen Wildtrak ay naka-electric parking brake na kaya naman less effort gamitin ito. And of course, mayroon pa rin po tayo ditong 2 cup holder sa center console. Ito naman po ang gear shifter ng Wildtrak. Kahit automatic po ang transmission nitong Wildtrak na to, ay pwede po natin itong ilagay sa manual mode. Kung gusto po nating mag-manual, ilalagay po natin ang shifter dito sa M. Then ito pong plus minus, ito po yung dagdag bawas ng gear. Then ito naman pong button na to, ito po yung shifter lock. Ipe-press po natin ito once na ililipat natin ang parking, reverse, neutral, drive, or manual po. Nakakatuwa naman itong lagayan na to kasi mayroon pa talaga itong French fries accent. Meaning, ginawa talaga to para talaga sa French fries. Pero syempre, kung hindi naman po tayo nag-drive-thru, ay pwede natin itong lagyan ng mga card, wallet, cellphone, or anything na pwede pong magkasya dito. Ito ay equipped din po ng wireless charger kaya naman napaka-convenient mag-charge dito. Madali rin gumalaw dahil walang mga nakakalat na wires. Plus, mayroon din po ditong Type A and Type C na USB port. Kaya kahit nag-charge tayo sa wireless charger at nalobat ang kasama natin, ay pwede po siyang mag-charge dito. Pwede pa rin dito ang magkaibang aircon temperature dahil mayroon itong dual zone electronic automatic temperature control. Talaga naman super high-tech and modern look ang 12-inch colored portrait touchscreen ng Wildtrak. Bukod dito ay makikita rin po natin itong mga buttons na to or switch na to dito po sa touchscreen. Yan. Tulad po nitong dual aircon temperature natin. Kunwari gusto po natin iset dito sa kabilang side yan. I-slide lang po natin pataas or pababa. Depende po sa gusto nating lamig. Ganun din po sa kabila, i-adjust lang din po natin sa gusto po nating lamig yan. Sketch. Ito po yung sa FM. Yan. Add device. Yan po kung ibu-bluetooth na natin yung cellphone natin. Meron po tayong Apple CarPlay at dito po i-connect natin. Dito po sa taas makikita natin itong dot. Yan po yung settings. Ito po kung i-Android po yung ating cellphone. Ito po yung owner's manual natin. Meron na tayo ditong built-in. Then kung gusto po natin mag-games, ito po. Meron po tayo dito pwede tayong maglaro dyan. Yan. Yan. And then pagdating naman po, ayan oh, guys. Sketch ba 'yan? Bali kung gusto po natin mag-drawing, ayan. Any color, yellow 'yan. Yun po pag gusto natin i-erase. Yan. Back lang po tayo. Yan. Ngayon po kung magdo-drawing tayo, meron po dito pwedeng kung gusto natin mas malaki. Yan. Or yan, mas malaki pa. Then erase po ulit natin, back lang po tayo. Pwede tayong mag-back or ganito po. 'Di ba sumulat po tayo ganyan. Pwede natin X na kung hindi na. Then pwede po natin i-save. Ngayon balik po tayo. Kung ang i-set naman po natin ay
sa sasakyan. Press po natin itong sasakyan na yan. Ayan po. Ito yung driver assistance. Yung sa off-road. Valley mode. Yung camera. Ito po. Yan. Yan yung camera. So, dahil naka 360 po ito, kitang kita po natin yung lahat ng side ng ating sasakyan. Yan. Sa harap, magkabila ang gilid, and then sa likod po. Then ito naman po yung sa front. Yan. Pwede siyang zoom. Yan po. Ayan. Please check surroundings for safety. Yan. Pwede nating i-check yan. Yan, pag gusto po natin i-check. X. Additional settings, tingnan natin kung ano meron. Driver assistance, auto hold, meron. Cruise control, adaptive cruise control. Nandito po lahat. Halos lahat. May clock, reverse brake assist, nandito lahat kung i-on natin. So, pwede po natin siyang i-on and off dito kung meron tayong gustong i-off po. So, kung mapapansin po natin, wala siya dito. Yan. Kasi nandito na po yung auto hold. Yun na yung controls. Yun. Ito, sa settings. Display, clock. Yan, clock. Ito po yung connectivity. Yan. Wireless up projection, manage Wi-Fi networks, Bluetooth. Yan. And then mobile apps. Ford Assistant. Then kung medyo naiirata tayo sa ingay po ng ating touch screen, ay pwedeng-pwede po natin yang i-off. Ayan. So, pag enough na po natin yan, wala na po tayong maririnig. Yan. Ito po yung mic natin. Yan. On board. Remote start setup. Remote start climate. Yan. Sa wipers. Rain sensing. Ito yung sa wipers. Pwede natin siyang i-off. Yan. Kung gusto natin yung off yung rain sensing. And then yung lock. Yan. So mirror. Yung mirrors pwede pong naka-auto fold. Or pwede siyang hindi. Yan. So, in-on na po natin. Then, passenger airbags. Yan. Pwede nating i-on and off. And ganito po siya kapag naka-on po yung passenger airbag. Makikita po natin na naka-on po ito. At ganito naman po pag naka-off po. Ang next gen Wildtrak ay equipped ng auto dimming rear view mirror. Kaya automatic na magdidim po ito kapag naka-high beam po yung nasa likod natin. Upang hindi po tayo masilaw. Then sa likod po nito ay mayroon po itong windscreen mounted USB port. Kaya kung maglalagay po tayo ng dashcam ay madali lang po natin maisasaksak dito. Malinis tignan at wala pong nakakalat na wires. Mayroon din po tayong mga grab handle sa bawat side. Para bukod sa side step ay pwede tayong humawak dito para mas mabilis po at mas komportable sa atin ang pagpasok. I-check naman po natin ang sun visor dito sa driver side. Yan, mayroon po itong ticket holder. So ayan, malapad po kaya hindi dito malalaglag yung ticket. I-check naman po natin sa passenger side. Yan. So ito po, mayroon po itong vanity mirror with cover. I-check naman po natin ang eyeglass holder. Yan, malaki pa rin po. So kahit anong size ng eyeglass, eyewear ay pwede po dito. Kasyang-kasya po.
I-check naman po natin ang ilaw natin dito sa loob. Wow, grabe, sobrang liwanag. Mas maliwanag po talaga ito kaysa sa dati. Iisa lang po yung switch, kaya pag binuksan po natin dito sa harap, pati po sa second row ay mag-o-open. Ay grabe, napakaganda namang tumapak dito sa bagong stepboard. Tara, at i-check naman po natin ang second row. Pagpasok pa lang, kitang-kita na po na maluwag ang space, mapa legroom, and headroom, siguradong hindi mabibitin. So ayan, makikita po natin may mga hooks and handlebar. Ito po ang space kapag nakasagad po dun sa harapan. May mga map pockets dito sa likod ng passenger side and driver side. At kahit malobat man ang mga nakaupo dito sa second row, ay mayroon po sila dito masasaksakan. Mayroon po tayong Type-C and Type-A po na USB port. Plus, mayroon pa po tayong 230 volt socket na magagamit naman po natin para sa saksakan ng laptop, plancha at blower para sa buhok, or anything na pwede pa pong isaksak dito. Isa pa sa maganda dito ay kahit umaabot na po dito sa likod yung aircon sa harap dahil malalaki po talaga ang aircon vents doon at malakas po ang aircon ng Ford, ay nilagyan pa rin po ng dalawang aircon dito sa likod. Aba, sigurado talagang napakalamig na dito sa likod. Sophisticated and relaxing interior ang makikita natin dito sa loob ng next gen Wildtrak. Kaya sigurado ko na mag-e-enjoy tayo na ito lagi ang gamitin natin paglalabas po tayo. At pwede rin po nating i-relax ang ating arms dito sa center armrest. At mayroon din po tayo ditong dalawang cup holders. Then madali lang din po natin ito isara dahil ito ay naka-fold up function. Ito naman po yung latch para kung sakaling maglalagay po tayo ng child safety seats. Then sa baba nito, yan po, pwede nating hilain to. At makikita po natin yung dalawang box dito. So pwede po tayo maglagay dito ng anything na kasya po rito. Lalo na po yung mga iiwanan nating gadget or bag pag magpa-park tayo para iwas basag bintana na po. Yan, check naman po natin dito sa likod ng sandalan. Hilain po natin ito. Then pag hindi po natin yan mabuksan, i-adjust po muna natin tong seat belt, then saka po natin ulit hilain ito. Yan, so dito po natin makikita yung mga basic tools. Dito po tayo pwedeng maglagay ng mga tools na gusto pa po nating itago or itabi dito. Ang next gen Wildtrak ay mayroon din pong rear defogger. For added safety ng mga bata, mayroon po tayo ditong child seat ISOFIX anchorage points. At para sa added safety ng mga nakaupo po dito sa likod, ay mayroon po tayo ditong tatlong seat belts. At talagang hindi tayo mahihirapang i-drive ang ating next gen Wildtrak dahil marami po itong advanced driver assist technology tulad ng adaptive cruise control with stop and go and lane centering, adjustable speed limiter, auto high beam headlights, automatic emergency braking with pedestrian detection, forward collision warning, dynamic brake support, distance alert distance indication, lane keeping aid, lane departure warning, post-impact braking, reverse brake assist, 360 degree camera, blind spot monitoring system with cross traffic alert. But wait, there's more! Ito naman po ang ating mga safety and security features. 7 airbags sa driver, front passenger, side, curtain, and knee airbags. Meron tayong ABS and EBD. Meron din po itong ESP with traction control system and electric brake booster. Mayroon pa itong hill launch assist and rollover mitigation, hill descent control, electric parking brake, perimeter alarm system, front and rear parking sensor, and of course, ang 360 degree camera. Now, sa sobrang angas ng dating ng Wildtrak na ito, sobrang dami ng features at pagka high-tech nito, magkano naman kaya ito ngayon? Ang 2023 Ford Ranger Wildtrak 2.0 liter bi-turbo 4x4 automatic ay nagkakahalagang 1,875,000 pesos only!